Stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ang mas pinaganda. Mas pinalawa. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Huwag maging backseat driver and be up to date. Be up to date. Latest car news, motoring stories, at industry analysis. GearBox. Ang roadmap mo sa mga pinakabago sa mundo ng automotive. Start the engine. Buckle up and steer the wheel. Car enthusiast man o baguhan, siguradong madaming matututunan. GearBox. GearBox na. Hosted by Eric Tipan and Nana Nadal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Bayan na. Magandang hapon po sa inyo lahat and welcome to GearBox on a Thursday afternoon, and we missed this. Dalawang linggo po kaming nawala sa ere, and ang dami na pong nagbago sa show. We have a bunch of new segments we will introduce later on today. But before we get to that, obviously, magpapasalamat muna tayo. Kung napapansin nyo, dadalawan na lang po kami on at least on your screens. Ano, kung nakikinig kayo sa Facebook, you won't notice it on the radio hanggang katagalan, syempre, in a little while. But dalawa na lang po kami dahil nagpaalam na po ang isa sa aming partners to concentrate on yung kanyang mga... Because si Cap Maseda Aguila po is handling at least 3 titles. Ano? Yun po, dalawang online, isang broadsheet. So medyo matrabaho po talaga yan. He's the editor-in-chief sa mga mga media outlets na yon. Kaya... he needs to concentrate on that, and we understand, obviously, na kailangan niyang tutukan yung mga yon. So we wish him all the best, we will continue on with the show. Kami na lang po ni Nana Eric Tipan, Nana Nadal, ngayong Huwebes ng hapon. Nana, hello! Good afternoon, Eric. 2 weeks tayong nawala, ano? That's binagyo. Right. Binagyo tayo, pero nandito na naman tayo ngayon. Kaya lang... sabi mo nga, dalawa lang tayo. So, medyo mababawasan ng mga panga-Alaska. Or ewan ko lang. I'll try to keep it at a minimum. Wala tayong quota dito. Tingnan natin na if the need arises, bakit hindi? Yun po. We thank Cap Maseda Aguila for being part of the show for some 3 years dito sa GearBox. Samantala, nag-tease po ako sa inyo na we have a bunch of new things going on. Yes, we have 2 new segments coming up later. We have a bulletin board at isa pong ito, paborito to ni Nana, siyang mag-handle nitong isang to, and it's I like the title alone, no? It starts with Juan. Okay? Kind of referencing, of course. What is this going to be about, Nana? Well, it starts with Juan, as in Juan, J-U-A-N. Diba? Usually, yung mga Pinoy, we are referred to as Juan de la Cruz, so si Juan. Madami tayong problema ngayon, ano? Madami problema sa bayan, sa mundo. But despite all of these problems, a lot of people are still trying their best to make things better for everybody. Hindi lang para sa sarili nila, pero para rin sa ibang mga tao. And itong mga to, minsan individuals, minsan isang Juan lang sila. Minsan madami sila, isang organisasyon, isang grupo ng mga Juan. And gusto lang natin sa GearBox na bigyan naman sila ng pansin. Put a shine a spotlight on them, di ba? Na ipakita natin kung ano yung mga ginagawa nila, kung ano yung mga, sino yung mga natutulungan nila, anong impact na nagawa nila sa bayan or sa mundo, and hopefully maka-inspire tayo sa ating mga kwento. So abangan po ninyo yan a little later on in the show, plus bulletin board po, mga announcements from various groups, organizations, non-profit orgs, even mga brands, ano, kung may mga bagong labas, dyan po natin nilalagyan sa bulletin board. Also, we have a foodie segment from one of our friends mula sa radyo, now who's now transitioned into being a YouTube content creator, Migs Torres, from the Migs Torres experience on YouTube, will be on the show. Ang palagi po pinag-uusapan ni Migs on his YouTube channel is food. So mamaya alamin natin kung ano yung pinaka-latest na natikman niya para mabigyan niya tayo ng recommendation kung ano masarap, especially mag-weekend na. So perfect sa mga foodies. Okay, samantala, here's a fuel-saving tip hatid sa atin ng Toyota Motor Philippines. Do not forget your periodic maintenance to ensure na yung makina po ng inyong sasakyan ay efficient
at para masigurado na you're using the correct engine oil. Kung hindi niyo po alam po ano yung dapat yung gamitin na engine oil, tingnan po ninyo yung manual na inyong sasakyan, ano? Yung owner's manual, okay? So do not forget, do not skip your periodic service maintenance and always make sure you're using the right engine oil para sa makina ng sasakyan ninyo. Because I know a lot of people, you skip it, hindi nyo naman ginagamit masyado, hindi, or wala namang problema, wag na natin muna paayos and all that stuff. Pero wag nyo pong gawin yan because lalong sasama yung performance sa sasakyan nyo at mararamdaman ninyo yan sa bulsa nyo dahil sa yung gas ninyo, consumption, tataas. Kahit hindi nyo napapansin, tumataas po yan and it's gonna hurt you in the long run. Yan po ay isang fuel saving tip hatid sa atin ng Toyota Motor Philippines. Speaking of TMP or Toyota Motor Philippines, guests po natin. When we come back, ay mula sa TMP. Diyan lang po kayo. What does leveling up mean to you? It means you've outdone yourself. It means you've changed for the better. It means the current Vios leveled up with new headlights, fog lamps, grill, and bumper. Add the dual VVT-i engine, vehicle stability control, hill start assist control, and anti-lock braking system too. Huh? Like how you can level up with the new Vios. With its trusted quality, durability, and reliability. Visit a Toyota dealership near you to see the new Vios for yourself and level up your drive. Kalusugan at seguridad mo ang prioridad ng pamahalaan. Nakikipusa po ako sa mga pamayan natin. Sumunod po tayo sa gobyerno. Wala pong gugustuhin masama sa atin ang ating pamahalaan. Disiplina sa sarili ay simulan. Minimum health standards ay sundin. Ito'y malaking ambag ng pagkalat at hawahan ng COVID-19 ay mabawasan at maiwasan. Nakakasimple lang po ang instruction ng ating gobyerno. Stay at home, mag-disinfect, mag-face mask, mag-distancing. Let's all work together as a team sa laban na ito versus COVID-19. Isang paalala mula sa DOH, KBP, PCOO, Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika, FM1, at Capital FM2. Game 1, 2, and... Paatuhol, balik at ulo, itapwetan, baywang at susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. COVID-19 ay patuloy pa rin nating nilalabanan. Kaya pamahalaan ay pursigidong mabigyan ng bakuna ang bawat mamamayan. All should have the vaccine. Without exception. Mga mahihirap, sundalo at pulis, uunahin, pero publiko ay tinitiyak na mabibigyan rin. I have the money already for the vaccine, but hahanap ako ng maraming pera because you know there are now 130 million Filipinos. Patuloy na sundan ang mga hakbangin laban sa COVID-19 kasabay ng unti-unting pagluwag ng ekonomiya ng bansa. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Turn up the headlights. Turn up the headlights. Tumutok na sa GearBox. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Magandang hapon po sa inyo lahat and welcome back to GearBox dito sa Radyo Pilipinas. We are live on the radio, that's on Radyo Pilipinas 738 on the AM dial at live din po tayo online. Sa Facebook, maririnig nyo kami sa @GearboxRP1. That's kung right. Kung kayo naman ay may Instagram account, ipakihanap naman ang @GearboxOnAir at i-follow nyo na rin kami doon. Samantala, we move on with our first guest of the day mula po sa Toyota Motor Philippines, ang supervisor ng Toyota Certified Used Vehicle Section or TCUV Section, si Sunshine Cabrera. Sunshine, hi and welcome to the show. Hi, good afternoon. But glad to have you. Glad to have you here, Sunshine. Now, let us know about yung TCUV because hindi, you know, hindi. It's not a very wide, you know, parang notion na bibili ka ng second-hand vehicle mula sa Toyota. Yes. So actually, the TCUV or what you called earlier, the Toyota Certified Used Vehicle Program, it is actually the used car program or used car business of Toyota Motor Philippines. It actually offers our customer ng mga second-hand vehicle para sa mga customer na
gustong makabili ng Toyota pero in terms of budget wise hindi pasok ang mga brand new. So instead of going or buying other brand, we can still offer a high quality Toyota vehicle, still retaining that Toyota quality even though in a second hand vehicle. I guess yun yung certified dun eh, no? Yes. Yes, kasi one of our main objective of the used car business is we want to give yung customers namin ng peace of mind na pag they are dealing also with Toyota dealers. So, nandun yung high quality of service, nandun yung Toyota brand mismo. Even though na we are offering second-hand vehicle, at least the level of service is same as what we are offering our brand new customers. Kasi na-check nyo itong mga vehicles na to, eh, no? Yes. Ano siya, thoroughly inspected siya ng mga, ang tawag namin sa kanila is TCUV assessors or inspector na talagang tinrain ng Toyota Motor Philippines para makakuha or makita talaga yung quality level ng mga sasakyan. This is very good to know, no? Especially for people na wala masyadong alam sa kotse or wala talagang alam sa kotse. I remember nung first time akong bibili ng sasakyan, medyo natagalan kasi yung budget ko, gusto ko pang brand new. Kaya natatakot ako bumili ng second hand kasi hindi naman ako marunong tuminginip. Titingnan ko lang maganda yung pintura, baka maganda yung seat cover, ganon. Pero wala akong alam sa makina. Pero ngayon na may ganito pala, aba eh, pwede na. Yes. Madali. Yes. So talagang kumbaga, what ano yung binibigyan? Oh no. Oh, naputol yata. Oh, Sunshine, yes, go ahead. Naputol ka. Kung ano yung binibigay? Kumbaga, yung ino-offer namin to the sa mga customer is transparency. Hindi lang sa proseso, but sa mismong produkto. Kasi we are offering them a Toyota vehicle talaga. Oo. So maganda yung quality, durable din siya. So kahit na second hand siya, kumbaga good as brand new pa rin siya. Now, what are the steps na pinagdadaanan ng sasakyan? No, para lang sa peace of mind din ng mga prospective buyers ng Toyota certified used vehicles. Ano yung mga pinagdadaanan niyang steps para ma-insure nyo nga na masabi nyo certified to ng Toyota? So, nagsistart siya dun sa inspection ng sasakyan. So, during the inspection, ang gumagawa nun is yung mga certified assessor ng mga dealers. Base dito sa inspection na gagawin ng mga dealers, makikita or ma-identify ng dealers ano yung mga kailangan i-refurbish, kumbaga ayusin, para mapanatili yung quality ng sasakyan at a certain level para pag in-offer kay customer, pwede talagang sabihin na good as second-hand or good as brand new siya, even though na second-hand vehicle siya. And then also, meron din dyan yung tinatawag namin na Toyota Premium Auto Detailing na talagang lilinisin at ibabalik siya to a certain level similar to brand new. Para pag binili ni customer siya, yung kumbaga amoy. Iba kasi talaga yung amoy ng brand new. Alam naman natin yun, diba? Yun yung gusto naming ibigay sa mga customers. So as much as possible, ibabalik niyo yung that brand new smell sa loob. Yes. Okay, so nabanggit mo kanina, no, balikan ko din, lang, Sunshine. You mentioned na either it's certified used or certified parang brand new. Non-certified. Non-certified. Huh? Non-certified. So, okay. Yes, so may dalawa kaming klase ng vehicle na ino-offer. Isang certified, as you mentioned, and isang non-certified. Okay. Ang difference nun is really, in terms of quality, syempre, same quality siya. The main difference is the certified unit is, kumbaga, less, meron kasi kaming criteria na sinet for certified vehicle. So, ito yung mga 5-year-old or less na vehicle, less than 60,000 ang mileage. Ang difference nilang dalawa, merong warranty si certified. So it's a parang limited warranty that they can claim nationwide sa Toyota dealer network natin. Okay. So yung mga especially, you know, kasi gumagawa lang ako kanina ng article about the Fortuner. Alam natin yung new Fortuner, wala na po siyang gas variant, ano?
Kung naghahanap pa rin kayo ng Fortuner na gas variant, so sa inyo sila titingin, no? Sa TCUV. Yes, dito sila ngayon pupunta sa Toyota certified dealers namin kasi definitely meron yang mga second hand Toyota ng mga previous generation Fortuners. Mm-hmm. Now, how many dealers ang may certified used vehicles? Currently, meron out of the total Toyota network that we have 21 dealers na merong facility to display inventory ng ating used car. So, it cuts across from Luzon, Visayas, Mindanao, and Metro Manila. So, 21 dealers yun across the network. And paano nila malalaman which dealers have TCUV? Nasa website ba yan? Yes, we can, customers actually can access Toyota Motor Philippines website para makita nila yung list of dealers na merong TCUV operations sa network. Okay, thank you. Okay, now we welcome si Kay Amores, Vice President of Marketing Operations Department, Toyota Motor Philippines, Toyota Financial Services to be exact. Now, tatahi ko tong tanong na to kay Kay, ano? If people wanna buy TCUV vehicles, certified vehicles, pwede ba nilang padaanin yon sa TFS or Toyota Financial Services? Good afternoon, everyone. Yes, of course, definitely. We can finance all TCUV vehicles. So, through our vehicle financing, so they can opt to get a total loan through Toyota Financial Services. So at least hindi masakit sa bulsa, no, na you're gonna have to put down a huge amount of money para bumili ng bagong sasakyan. Yes. And what about TFS is if the unit is certified, so normally a used car, normally ang rates, the loan rate is quite high compared to brand new. But for TFS, if the unit is a Toyota certified used vehicle, what we offer are brand new car rates. So this definitely these are lower compared to used car financing rates. Okay. Para sa mga nakikinig, ano, especially sa radyo, naputol-putol ka kasi kayo ng kaunti, ano, but she said na sa TFS, sa Toyota Financial Services, if the vehicle is certified by Toyota, dun nga sa Toyota Certified Used Vehicle, they give the same rates as brand new cars. Kasi nga naman, pag bumili ka ng second hand, para sa mga hindi nakakaalam masyado, no, yung loan rates niya mas mataas, bibigay sa inyo ng banko because it's a second hand unit. So, yan isa sa malaking advantage, of course. Hindi malaki yung babayaran yung amortization because of the lower rates mula sa TFS. Yes. Now, Kay, matagal na namin binabanggit on the show, Balloon Payment Plus and Kinto One. Ano yung difference between the two? Okay, so balloon payment, this is a finance lease product that we offer for Toyota customers. While Kinto One is full service operating lease. So ang difference nila, for Kinto One, it is an all-inclusive package. Meaning, all of the expenses that you have for the car, for example, your preventive and periodic maintenance, normal wear and tear parts replacement, vehicle registration, annual comprehensive insurance renewal are all included in the fixed monthly payment. So, wala ka nang iintindihan for the car. Everything is already included in your monthly payment. While balloon naman, ang difference is that for balloon, ang kasama naman sa monthly mo is the standard periodic maintenance. So, yung monthly mo, so you pay for the car, at the same time, you also pay for your periodic maintenance, which covers already your full term. Hindi siya yung tipo up to a certain kilometers lang. So, what we offer is a maximum of 20,000 kilometers per year. So, if you get a 5-year balloon term, so 100,000 kilometers check up kasama na siya doon sa monthly mo. Okay, just to recap, Kay, ano, because your signal sometimes to recap, Balloon Payment Plus is parang a loan system under TFS, while Kinto One ay leasing. Ili-lease mo yung sasakyan, ano, basically. Yes. Nana, you have no mic. Sorry. Okay, so tama ba na sa Kinto One, you don't
own the car, but in the balloon payment plus, in the end, you own the car, di ba? Tama yun. Yes. So, ang difference nila is that for one, the registered owner would be Toyota Financial Services. While for Buddee Payment Plus, so the registration in the car is the TFSPH leased to the customer. So, nandun siya. And at the end of the term, meron lump sum that customer has to pay, and then the customer can get ownership of the vehicle. Now, Kinto one, when you launched this, nung ni-launch ito ng Toyota, it's the first of its kind, ano? Unang-unang experience ng Pilipino when it comes to leasing. Sa tingin nyo ba handaan na itong local market with this kind of system? Because matagal ko na didirig from a lot of people, ano, na they envy how there's a leasing system sa Amerika, ano, sa ibang bansa, kung saan hindi mo kailangan bilhin yung sasakyan, but at a very affordable rate, yun nga, para siyang nirerenta on a monthly basis. And it works there. But do you think the market locally is ready and will it work here? To be honest, the ownership is still very strong sa Philippines and sa Asia. So customers still prefer own vehicle. But we see that in the future, the mindset of the customers may change. Later on, we will become mature market like the U.S., where customers now in the U.S. are more into leasing rather than owning vehicles. So we see that siguro in the next few years, magbabago na rin yung mga customers, especially mga millennials ngayon, diba? Right now, the millennials, they're not really into ownership, but they are more into usership concept. So later on, we see that there would be a big shift in the customer behavior towards vehicles. Ano ang hesitation nila? Usually, like when you talk to your customers and you offer Kinto One, ano usually ang parang misconception or hesitation? I think that the customers still somewhat compare it on sa regular auto loan. So, syempre, when they see the price, they would see, oh, it's very expensive yung halaman ng monthly. But they don't actually see that they're actually spending for a vehicle. Diba? So, normally, you pay for the car, and then nagpapaservice ka pa. Bibili ka pa ng insurance. Tapos, naka-insure siya every year, diba? Tapos, pagbigla, you need to replace, for example, your tires, batteries, diba? Hindi nila na-equate yun sa kanilang expenses. Unlike in Kinto, wala ka nang worry. TFS will be the one to call you for the appointment na yung maintenance. If we need to replace the tires, we will be the one to coordinate. Wala ka nang problema sa budget mo. Lalo na yung mga unexpected expenses pag kailangan nang i-replace yung mga certain parts, diba? So with the Kinto one, you can easily manage your budget. So your price protected, especially, diba? You get your car now after 3 years nakakapagpapalit ng certain parts. So by that time may increase na sa parts or even for maintenance, diba? May increase yung price ng part and labor. With Kinto, fixed na siya for the whole term, so you're also price protected na rin. Wow. And what's good about this is it's maintained at the dealership, diba? Iba pa rin yung quality of the service that you get if you That's have true. Your service at authorized Toyota dealership. That's so, napasok dun yung worry-free at saka yung safety ng vehicle because you know that your vehicle is properly maintained. Gasolina na lang, ano? Gasolina na lang ang paproblemahin mo. Saka pang tol. Saka pang bahid sa tol. Yes. Tama. So, you're really, I mean, now na nagkakaroon ang kami at ang mga listeners ng bigger picture of Kinto One, you're really making yung car ownership hassle-free and worry-free dahil nga hindi mo na paproblemahin yung mga sinasabi mo nga kay, ano, yung mga maintenance issues, kahit yung scheduling and all the other repairs sa alagaan na ng TFS, ng Toyota Financial Services. So, kung isusuma total mo nga, parang makakatipid ka pa because hindi makakain yung time mo having to deal with all of these things. Yes. Remember, nakapalaga yung time. Yes. Yes. At saka, what's good about Toyota is you can choose. So, for example,
in terms of budget, pag hindi mo kaya yung all-inclusive, you can offer a balloon payment, at least your maintenance is already included. And then what's good about balloon payment is that at the end of the term, you can trade in the vehicle at the dealership, and then you can get a new car. So meron kami in-offer na guaranteed future value. So since the money property maintained, ito yung baga minimum guaranteed value that you can get. And then actually, if by the time maganda ang value of the vehicle, so whatever the difference between the lump sum, you can use to purchase for your new car. So yung experience of having to drive, yung pinasabi nga ni Sunshine na lagi kang nagdadrive ng bagong kotse. For example, every 3 years or every 4 years, kung kailan mo gustong magpalit ng car. Pag nilaunch na yung bagong model, yung next, yun na yung dinadrive mo. Actually, yes, pwede ba? You can set it up like that, para nga, you know, hindi, number one, every 5 years, kahit tanong mo sino mekaniko, every 5 years, dyan lumalabas yung marami ka nagkakailangan paltan na parts. And obviously, yun, sakit sa ulo yun. Because aside from budget, yung time mo to having to frequently go to the dealership or kung saan ka man nagpapagawa ng sakyan. And of course, yung sakit ng ulo pag inabot ka ng breakdown, nasa gitna ka ng biyahe, nasiraan ka. So, you know, kung gagawin mo nga yung sa pareho ng balloon payment plus or Kinto one where you're gonna trade in your vehicle as part of yung package ng program, mga programa na to mula sa Toyota Motor Philippines, eh yun, every 5 years you have a fresh brand new car na of course peace of mind every time you're on the road because bago pa siya every 5 years or less yes. Di ba talagang you roll like that, ika nga. Now, are the models na ino-offer under Balloon Payment Plus and Kinto One the same, Kay? There's a difference in terms of the model lineup. For Balloon, we have the Vios, all variants are included. Then we have the Corolla Altis, the Corolla Cross Hybrid. And then for Hilux, we have the Conquest G, E, and J variants. And then for Fortuner, all variants are available. While for Kinto, ang available is the Vios 1.5G CBT, Rush G CBT. Then you have the Corolla Cross G and Hybrid, Corolla Altis G and the Hybrid variant. And then for Fortuner, we have the LTD variants, Q, B, and the G automatic. Aabot ba yung time when you're gonna offer, you know, the entire lineup, I guess, ng Toyota with all the trims under these programs? Yes, definitely. I think so. We would have most of the models included now for both Kinto and Balloon. That's the direction. And even Lexus models will soon be available. Wow! Mm-hmm. I'm sure yung mga maraming perang nakikinig dito, nagpanting yung tenga ng konti nung sinabi mo Lexus. When do you see that year na masasama yung mga Lexus models sa Kinto One or Balloon Payment Plus? Soon, I hopefully by next year. Yeah. Next year? We'll definitely announce it once it's available. Okay, that's very good news para sa mga car enthusiasts. Ito na nga, hindi ko alam kung na-miss ko kanina or hindi ko masyadong naintindihan. But for the Kinto one, meron bang minimum period ng contract? Like for example, I only want it for a year or 1 month. Gusto ko lang mag-drive ng Fortuner for 1 month. For Kinto one, minimum term is actually 3 years and then maximum of 4 years. So 3 or 4 years. Different mileage option. So you have the light package, which is 15,000 kilometers per year. Then you have the standard na 20,000 kilometers per year. Or kung heavy user ka talaga ng vehicle, you can choose the maximum package at 30,000 kilometers per year. Kung city driving lang, ano, 15,000 lang yan eh, di ba? Yeah, yes. Roughly. Now, balikan ko lang si Sunshine, ano?
what are the models, or I mean, you're open, ano, to for people na want to sell their Toyotas sa TCUV, you're open to any model? Yes, actually, if the customer would want to trade in, meaning gusto nilang ibenta yung luma nilang sasakyan para makabili ng bagong Toyota, our dealers accept all brands, actually. Oh, kasi, wow, all brands. Yes, kasi ang pinaka-goal talaga ng TCUV is actually to help our customer, kumbaga, na ibenta yung luma nilang sasakyan para mapadali yung pagbili nila ng bago. So, kumbaga, pag pumunta sila ng isang TCUV dealer, hindi na nila kailangan lumabas ng dealer para ibenta pa yung sasakyan nilang luma. Doon na lahat ng transactions nila ng trade-in, ng brand new, nandoon na lahat. Tama yung sinabi mo eh, kasi usually, kahit na gustong-gusto, di ba? Gustong-gusto bumili ng Fortuner. Kaya lang, nasa akin pa yung lumang kotse. Diba? So, sasabihin, hindi pa ako makabili kasi hindi ko pa mabenta. So, pag sa inyo lumapit, madali lahat. Yes, matutulungan namin si customer na i-dispose yung luma nilang sasakyan. Now, when you say luma, is there a year model na, you know, beyond sa tatanggapin ng TCUV? For trade-in, no limit in terms of age, even mileage. Our dealers can accept actually even older vehicle. Yung may limit lang na sineset namin is actually dun pagdating sa pagbenta ng brand new. As what we mentioned kanina, yung certified and non-certified. Dun tayo nagkakaroon ng limit in terms of ano yung mabibenta namin. Pero dun naman sa kabilang side na trade-in, walang ano yun, walang limit yun. Galing. Sunshine, can you invite the listeners and tell them kung saan nila pwedeng malaman yung details about TCUV dealers and to try it out, inquire kung numbers sa pwedeng tawagan? Yes, for everyone who would want to know more about our TCUV program or the used vehicle program of Toyota, please do visit our website, toyota.com.ph, and there is a page for Toyota Certified where you can see all the list of dealers who have TCUV operation, and we also have that lead generation capability that customers can actually inquire directly to the dealers if they are looking for a particular vehicle or kung meron silang gustong ibenta na sasakyan. So everything, they can look into the Toyota website. And Kay, please invite and the listeners and let them know also kung saan nila pwedeng malaman more details about Ballon Payment Plus and Kinto One. Yes. For Ballon Payment, you may also visit our website, toyotafinancial.ph, or you can visit any Toyota dealer and inquire about Ballon Payment Plus. Also, you can also inquire about Kinto One, or you can visit Kinto One Facebook page, Kinto Philippines. So, the Facebook page is Kinto Philippines and then toyotafinancial.com. .ph. Okay. Well, maraming salamat for your time, Kay Amores, Vice President, Marketing Operations Department, Toyota Financial Services, and Sunshine Cabrera, Supervisor, Toyota Certified Used Vehicle Section. Ladies, thank you so much for your time. We'll talk to you again soon. Thank you. This is GearBox. We will take a quick break. Babalik tayo pagkatapos ng ilang sandali. Sa social media. Ang PIA Region 2 po ay inopen po ang ating opisina para lahat ng mga media entities ay dito muna maglage. Hindi ibig sabihin walang ginagawa. Yung mga nagdaang bagyo po, talagang yung mga tao dito ay winawarning namin sila na talagang mag-evacuate before the impact. Yung mga air assets po na na-request namin, nagdatingan po kanina, kaya nakaka-rescue at nakaka-relief operations po kami sa mga unreachable areas. Sakripisyo ng mga rescuers hindi matatawaran. Dahil sariling pamilya nila ay iniiwanan para unahing puntahan at iligtas ang mga nangangailangan. Our National Resource Operations Center ay hindi po tumitigil sa pag-re-repact ng mga family food packs. Makakaasa po kayo no, that we will sustain our disaster response operations. Medyo mahirap po yung tuloy-tuloy, nakakapagod na po. Subalit, committed pa rin ang mga sundalo na ito pa rin ang aming pinagpangatungkulin na tulungan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Let's all stop the hate. Bayanihan ang ating kailangan.
pamahalaan ay ating pagkatiwalaan. Dito sila nagtatrabaho round the clock. Ibig sabihin walang hinto, ribo-ribo lang. Tulong ay laging nariyan. Saya natin to. Babangon rin tayo. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM 1, Capital FM 2, at ang Integrated News Team. Ang sumisip ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hung-hang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Kontrobersyal na police official. Ngayon ay itinalagang hepe ng kapulisan. Inalaga po ni President Rodrigo Roa Duterte si Debold Menoria Sinas bilang bagong Philippine National Police Chief. Maraming nagtanong, iba-iba ang reaksyon, pero kasagutan, malinaw na isa ng publiko. Matagal ang sinasabi ni Presidente na talagang si bagong PNP Chief Sinas ay napakalaki na naitulong sa kanyang war on drugs. Ito at iba pang kaganapan sa ating bayan, pakinggan at alamin dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Dahil ikaw ay cooperative. Yes, ikaw na masunurin sa implemented minimum health standard at quarantine. Bilang sa kaso ng COVID-19 ay napababa na natin. People followed. That meant a lot and contributed that there's flattening of cases. Ang sarap po sa tenga ng good news, di ba? Pero people, please don't forget. Remember, the lessening of contamination is not because COVID-19 is gone. It is there floating. Kaya tara, bayanihan tayo sa lifestyle nating new normal. Let us all be the solution. The key to winning this war against COVID is the collective resolve for the people to remain healthy and maintain the protocols that you are now practicing. Together, we can beat the virus. Together, we heal as one. Isang mensahe mula sa DOH, KPP, PCOO, Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM 1, at Capital FM 2. Todo na ang Slimyador, Forward, and Speed Up with GearBox sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Welcome back to GearBox. Good afternoon po. 5:43 now with Eric and Nana. That is a time. Hatid po sa atin ang Suzuki Ertiga. Stylish, bold, and elegant. A ride that is practically a match for every Filipino. That is the Suzuki Ertiga, designed to optimize comfort, efficiency, and style. Drive with confidence with a 7-seater MPV. Make every moment count with the Suzuki Ertiga. For more details, visit Suzuki's online showroom at suzuki.com.ph. Suzuki, way of life. We are trying to get in touch po with our new segment host. Hindi lang po ma-contact right now, but it's gonna be fun pag kumasimulan po natin if we can put that on the air, because yung susunod po nating host is a good friend of mine from radio mula nung years back. Sabihin na lang natin na ganun. And mula noon. So it's gonna be about food, number one. So you're gonna enjoy it para sa mga foodies and people who love eating out, or people who love ordering in, dahil nga pandemic, ayaw nyo lumabas at hindi nyo malaman kung ano yung mga dapat na tikban, dapat na subukan mga pagkain. Migs Torres will tell us all about that. Samantala, pag-usapan muna natin itong bagong promos ng Suzuki. Ang dami ah! Yes, Nana. Ang daming mga promos na naka-line up. At ito ay yung iba na simula na, no? Karamihan yeah. Na simula na at hanggang November 30. So, today is November 26. Meron pa kayong 4 days
para pag-isipan itong mga to, para pumunta sa suzuki.com.ph virtual showroom. At ang unang promo ay ang Delightful Wheels promo wave 2. So you've been hearing us talk about the Suzuki Ertiga. Kung kayo'y nainganyo at kayo'y nagkaka-interest na bumili ng Suzuki Ertiga, eh magandang time ito because through the Delightful Wheels promo, if you buy a Suzuki Ertiga on or before November 30, you are entitled to one raffle entry. Okay, so ano ang mapapanalunan nyo kapag nagkaroon kayo ng raffle entry at nanalo kayo sa raffle? Namimigay sila ng Suzuki SkyDrive 125Fi. At hindi lang isa ang ipamimigay nila, 10. So, 10 chances of winning. Tama ba yun? 10 chances of winning. So, ang Suzuki SkyDrive 125Fi. Parang, oh, I guess, di ba? Di ba? 10 chances of winning. Oh, makes sense. Yeah. So, yung Suzuki SkyDrive 125F1 is a scooter. So, I think it's about a little less than 80,000 worth, diba? Tapos itatahi ko na rin to dun sa isa pa nilang promo. Ang pangalan naman na to is Afford the Wheels. Cute, diba? Afford the Wheels. Kaya ko to sinabi na rin kasi this is for the Suzuki Ertiga also. Pag bumili ka ng black edition ng Ertiga, ito yung parang all black, elegant interior na model ng Ertiga. Is you can avail of an all-in low down payment starting at 68,000 with low monthly amortization for as low as 14,038 or yun, so parang so but that's parang 468 a day for 5 years, o, diba? So sa halagang yun, meron ka ng 7-seater MPV. At hindi ko yung kinompute. Binasa ko yun. Tataka nga ako eh. Hinahanap ko tuloy. Parang bilis nila na sa mata. Baka mabilib si Eric. Isa pa pong promo ng... Marami kasi tulad nga sinabi ni Nana, ang daming promos para sa inyo ng Suzuki this month. At yun nga, some of these nagsimula na tulad nitong desirable deal. Simula na November 1 until end of the month. So, you still have about 4 days, basically. Hanggang Monday. Low down payment, big discount for the desired GA manual transmission variant. For financing scheme payment, all-in low down payment of 109,980 and a low monthly amortization under 10,000 lang, 9,672 pesos for cash transactions. 40,000 for cash transactions, may 40,000 peso discount pa kayo, ha? So yung 109,980 may 40,000 peso discount kung ika-cash nyo pa ito. Okay? Hindi. Yung total amount ng desire, may discount pa of 40,000 kung ika-cash nyo pag i-cash nyo ito. And another promo, ito, big hero promo naman. Ito is para sa mga frontline customers who purchase any variant ng Suzuki APV, Celerio, Ziaz, Desire, Swift within September 1 hanggang November 30, may additional discount of 15,000 on top of the standard dealer discount per model. Makakatulong talaga ito sa mga frontliners na nangangailangan ng sasakyan, di ba? At may isa pa. Ito ay ang Back for More Deals, which is again, also runs until November 13. Ito naman is all-in low down payment for the following Suzuki models. Ziaz for as low as 8,000. Ito ba to? Parang typo, ah. Desire for as low as 28,000. XL7 for as low as 120,000. At ang Espresso, ang cute na Espresso for as low as 48,000. Tapos, hindi lang yun. Meron pa pong more deals ang Suzuki. Ito namang Auto Festival Virtual Roadshow Wave 2. Actually, ito tapos na pala to. So, let's not talk about that. Ito yung isa nilang promo, yung para sa mga meron ng Suzuki. Kasi yung mga sinabi natin kanina, puro sa mga kung bibili ka palang. Bibili ka palang, oo. Ngayon, kung meron ka ng Suzuki, tapos kailangan mo magpa-change oil, nice. Kailangan nagawa yan regularly, mayroon silang all-in change oil promo for 1,499. So nakita ko, no, hinanap ko sa ano, applicable to sa lahat ng models. 1,499 is murang-mura kasi kasama na doon yung
Suzuki Genuine Oil, Mineral Oil, Oil Filter, Drain Plug Gas, Plug Disinfection. Pagpasok ng kotse, i-disinfect nila. Paglabas ng kotse, i-disinfect nila. So, dalawang beses yan. Ito ay open to vehicles within and out of warranty. So, whether nasa warranty ka pa o wala, as long as 50,000 kilometers and above, pwede kang mag-avail ng all-in 1499 change oil promo. Alright. So, check all those promos out mula po sa Suzuki. Marami po dyan magtatapos by Monday, November 30. So, check it out bago mawala itong mga huge, huge, big promos mula sa Suzuki. Samantala, we welcome the host of the Migs Torres Experience, Migs Torres himself. Mapanood po yung kanyang show on YouTube. Migs, how are you? And congratulations on being a content creator on YouTube. Eric, Nana, good afternoon. Evening ba? Afternoon pa, technically. Thank you very much. And I'm thankful and happy that I'm with you guys here on GearBox. It's been a while since I've been on the air, and even longer since I was at GearBox. So this is a great opportunity and a great privilege. Thank you. Now, tell us a little bit, bigyan mo naman ng intro, kasi Migs and the Migs Stories Experience will be a regular feature dito po sa GearBox, ano? Tell us a brief background, Migs, before you give us your review for today. What is the Migs Stories Experience on YouTube? Okay, the Migs Stories Experience on YouTube is basically a celebration of food and food culture. And para ito sa mga enthusiasts who are either looking for good eats, even when they're just staying at home. Ito yung sub-show or ating show within the show na tawag natin Lockdown Munchies. And also, it caters to those who are abroad, yung mga namimiss na yung pagkain Pilipino, or mga foreigners that are curious and they want to know what Filipino food and Asian food is all about. Andito yan sa the Migs Stories Experience, sa Lockdown Munchies. And let me be the one to tell everyone na nakikinig on Radyo Pilipina 738 at sa GearBox RP1 on Facebook, na si Migs po certified to na foodie. I mean, I've worked with this guy for close to 10 years. And yes, yung mga recommendation ni Migs lahat, swak. I mean, he knows yung mga... Kasi ako, alam ko lang masarap at saka hindi masarap. Yun lang ang dalawang categories ko. Si Migs, may mga... you know, levels kay Migs. Alam niya kung kulang ng asin, kulang ng patis, kulang... Oh, ganun. Very, discerning ang kanyang palate, ika nga. You can trust him when it comes to food, definitely. So, ano ba ang ating... Kasi si Migs, yung Migs Torres Experience, he launches a new review every Thursday, ano? Every Thursday today. Yes, every Thursday morning at 8 a.m. Okay. I release a new video. Pag-usapan natin, ngayon is one of my earlier videos. It was released a few, like about a month back. And this talks about the top 6 Filipino favorites that if you're new to Filipino food, ito dapat matikman mo. And ito para dun sa mga namimiss na yung mga pagkaing Pilipino. Or if gusto mo lang matakam ng konti o hindi mo alam kung kakainin mo ngayong hapunan, mga magagandang ideas ito. We begin with, well, this one is, I guess you could consider this exotic for some foreigners because normally they don't eat cheeks or jowl, yung pisngi o yung double chin ng baboy. Ang tawag dito ay sisig, okay? From Pampanga. Alam na alam natin yung mga Pilipino. Yes. At ang kagandahan dito eh, maraming versions ng sisig, pero actually, isa sa mga pinaka-nagustuhan ko is yung originally from Pampanga. May kaklase ako all the way from college na gumawa nito. Hindi niya ginawang sizzling. Ginawa niya lang, pinirito niya lang, deep fried lang yung pisngi ng baboy. Sinap namin, no, chopped it, and then nilagyan namin ng konting atay na chopped din, kalamansi, maraming sibuyas, toyo, done. Simpleng-simple, isa sa mga versions. Simpleng-simple, and yung lasa niya, ibang klase. Sabi niya, isa to sa mga earlier iterations or original iterations ng sisig sa Pampanga. Okay. Next sisig. Number two.
This is not in any order actually, pero yung second natin is something that I'm sure if nanggaling ka na sa Filipino party, eh, ito isa sa mga una mo makikita, lumpia. Dalawang klase yan, fresh and fried spring rolls. Itong version natin ng spring rolls filled with meat or vegetables and also meron ding bean sprouts and ubod na lately ko lang pala nalaman ang English ay heart of palm. Seryoso? Heart of palm? Yes. Heart of palm. Yan ang English ng ubod. And usually may sweet and sour sauce ito. And saging. Di ba yung puso ng saging? Iba pa yun? Actually, alam ko yung puso ng saging pero hindi ko alam if ito rin yung ubod. Iba kasi yung texture ng ano ng ng puso ng saging, which is a lot more fibrous. Ito much more starchy itong ano eh, itong ubod eh. Hindi ka daw kumakain ng gulay. Starchy and fibrous. Yes, yung pinagkaiba, starchy, fibrous. I like yung mga terms ni Migs na bago. Dati, wala sa vocabulary ni Migs dati yung starchy and fibrous. Pag kumakain ka lagi, ganun yan eh. Habang nagugutom, ang una nagugutom, basta nalagyan yung vocabulary ko sa pagkain. Ngayon, isa sa mga masarap na ubod na natikman ko is lumpiang sariwa na natikman ko is this old school food place sa pangalan niya Ballon's sa Pasay. And doon ako umorder. It's pa hands down. Bukas pa 'yon? Hanggang ngayon, doon ko kinuha yung lumpia na ginamit ko para sa review. And it's a wonderful experience to enjoy it. Now, next natin, isa rin sa mga pinakasikat, kailangan mo ipatry to pag meron kang friend from abroad or isa sa mga hinahanap-hanap ng mga Pilipino pag umuwi sila, pansit. Okay? And normally, pansit canton ang sikat dyan. Pero, ang finiture ko sa review is pansit lukban, which is made of dried flour noodles or meaty lukban, much dense or a lot denser than the usual pansit canton. And hindi siya yung usually na malalata basta-basta. It's a lot springier to the bite. And there's a street version or a street food version that's being sold in Quezon. It's called pansit habhab, which is basically the same elements. Pero ito served without utensils, hahabhabin mo lang siya, lalagyan mo ng suka. Kaya tinawag ng pansit habhab, may nalalagyan nila yun sa dahon ng saging, hahabhabin mo, ang sarap. It's a unique experience that I believe a lot, everybody should be able to try. Ngayon ko na dinig yung hahabhabin mo. Kaya pala siya pansit habhabis, ganun mo siya kakainin. Hawak mo lang sa dahon ng saging. Oo. Yes. Bawal mo siya ng kinidor. Oo. Actually, hindi nila isa-serve yun. Bigyan lang nila sa'yo yung ano. Yung pansit. Yes. Sa dahon ng saging. Okay. Dahon ng saging. Sarap. The taste is, well, yung brown sauce niya, very, hindi siya garlicky eh. A lot more closer to meaty flavor yung sauce niya mismo. Yung habhab is much less yung ricado niyan kesa sa pansit lukban. Pero yung lasa niya is talagang swak na swak pa rin. Now, the next is, ito, favorite ng lahat. It's called lechon. Anthony Bourdain called this the best pork dish in the world he's ever tasted. And, you know, it's cooked, it's mouth-watering, and it's cooked perfectly roasted on a spit, marinated ng lemongrass, otanglad, shallots, garlic, citrus leaves, salt, bay leaves, salt and pepper. Depende kung anong region mo, kung anong region ang galing yung lechon. Ano? Now, yung balat nito, kaya ganun yung kulay niya, tsaka kaya ganun ka crispy, kasi nilagyan niya ng toyo, either toyo or patis, ang binabrush doon sa skin niya, kaya hiling crackling siya. And yun nga lang, hinahinay lang tayo ng konti, mga kaibigan, especially dun sa mga may alta presyon at hindi natin pwede tuloy-tuloy araw-arawin
ang leksyon. At saka dapat, ano, hindi isa ba yung sisig sa leksyon? Ano? Exactly! Nana, dahil kakailanganin muna ng katapres. Ng gamot. Katapres. Mga beta blockers. Para tulungan yung katawan mong i-process ito. Dahil masyadong overwhelming, aantukin ka talaga. Yan ang lechon. And the best part about it is, nowadays, lechon can be bought na tingi. Ng half a kilo, 1/4 kilo. Dati, pag sinabi mong lechon dito sa Maynila, piyesta. Malaking isang buong babo yan. Ipapakatay mo. Ngayon, pwede nang tingi. So, mas madali na maka-enjoy ng ang Pilipino ng lechon. Actually, sa mga malls, di ba, pwede mo nang as a meal, package, di ba? Parang yun sa mga fast food lang. Pero, these are yung mga sikat na brands mula sa Cebu and, you know, various exactly. Other places. Exactly. Sa food, actually, kahit sa food court nga, mabibili mo na ngayon ng lechon. Ganito siya ka-accessible ngayon. And that's good news for everybody because we all love our lechon. That's and true. I think that it's one of the dishes that we should be proud of and other nations should actually enjoy and taste. Yung next natin needs no introduction, adobo. Ngayong lockdown, I'm sure at least 5 beses nyo ng lahat natikman to. The thing is, adobo came from the Spanish word adobar. Okay? Which means to soak in sauce or to braise. Yan ang origin ng adobo. And originally, ang ingredients lang nito ay, well, salt, some spices, aromatics like garlic and pepper. Tapos, yung natural oils na yung lalabas. Ngayon, may nakaisip na lagyan ng soy sauce. Boom! Classic! Yun yung adobo natin natikman ngayon or na-enjoy natin ngayon. And it's also another dish that we should be proud of because it screams Filipino heritage talaga. Although maraming versions ng adobo or adobar sa ibang bansa, ibang-iba pa rin ang lasa ng adobo ng Pilipino. Last but definitely not the least, ang kainan matatapos ba pag walang paghimagas? Siyempre, hindi. That's why we have halo-halo. Yan ang sarili ni Pagkim sa mga kaibigan natin. Gusto nating matikman ng ibang nationalities din. Ano? And halo-halo, basically, alam naman natin yan na sweet beans. Nilagay ko pa dito sa kodi ko. Sweet beans, candied fruits, custard flan. Guys, simple, binatamis, leche flan, ice cream, sago, nata di coco, and all. At pagkatapos nilagay mo ng crushed ice, gatas, yan ang halo-halo. And, if I may say, no, I hope yung sunod na commercial nito ng competitor kasi natin sabihin ko eh. bukod sa homemade, isa sa pinakamasarap na halo-halo na tikman ko, would that be from a fast food joint, from Chowking. Yung lasa ng halo-halo talaga nila. Siksik talaga eh. So, yun yung gusto ko sa kanila na hindi din yung paghalo mo tunaw agad. So mararamdaman mo pa rin yung lasa na it's, you know, the way that it's meant to be tasted. Yung crushed ice, yung gatas, saka yung feeling niya. So it's also one of those desserts. Yes. Na I'm proud of and I'm sure magugustuhan din ng ibang nationalities. Now, there are a lot of other Filipino favorites that I'm sure na gusto natin ipamahagi sa ibang kultura, gusto natin ipatikim sa kanila. But these 6 right here is what I call the gateway the flavors of Filipino cuisine. Galing. I agree. So if you live here, definitely. Yes, so if you live here and you have a smartphone, go ahead and have one of those dishes delivered for dinner. I'm sure you won't regret it. And baka isa sa inyo dyan sa mga bahay-bahay nila ay nagluluto na ng adobo ngayong gabing ito. Oh, I'm sure. Eh, sasabihin ko nga, alam mo, midway through your list, medyo nahihirapan na akong umiti-ngiti dito eh, habang nakikinig sa'yo. Kasi nagutom na ako eh. Nakagutom, so, ano? So parang gusto ko, meron akong mental note to myself. Sabihin kay Eric, i-move to sa end ng show. Para makakain na agad. Kasi hanggang 7 o'clock pa kami. First time ni Migs mag-guest sa show. Isang oras pa kami. So nagugutom na si Nana. So, as a recap,
Migs, ano, you said sisig, ubod, and then sisig, lumpia. Lumpia? Pansit? Pansit habhab, no? Pansit habhab to. Pansit habhab and pansit tukban, which is quite the same. Okay. Then we have lechon. Lechon. Then we have adobo. Adobo. And last but definitely not the least is halo-halo. Top 6 Filipino favorites na kailangan matikman ng mga balikbayan. Hanap-hanapin nila yan, I'm sure. And also other nationalities as well. Kami minsan hinahanap namin yung halo-halo every now and then. Ipa-deliver kaya tayo halo-halo para nakakamiss eh. Ano ba? Yan ang winning idea. Kasi alam mo to, Migs. Diba? Kahit hindi summer actually, na iisip-isip mo. Migs, please invite the listeners to check you out on YouTube and yung debut time ng each new episode. Yes, Eric. Don't forget to check out the video on the Migs Torres Experience. Just look for top Filipino or top 6 Filipino favorites that you should, that other people are, that you should have in a Filipino party. And also check out other videos as well. I drop a new video every Thursday at 8 in the morning. That's 8 a.m. Manila time. Right now it's 9 p.m. Eastern Daylight Savings Time. Wala ko sa naguguluhan ako pa sa isang oras ahead na ngayon kasi nagbago ng time zone sa US. Now, also don't forget to subscribe if you haven't done it yet, if you haven't subscribed yet, and also if you enjoy any of the videos that you watch, just smash that like button. It's gonna help the channel very much. Thank you. Maraming salamat, Migs Torres of the Migs Torres Experience. Check him out on YouTube with the new episode every 8 a.m. Philippine time sa YouTube po. Migs, we'll talk to you again next week. In the meantime, we'll take a quick break. This is GearBox sa Radyo Pilipinas. Kapag hindi nakikita sa social media, ang PIA Region 2 po ay inopen po ang ating opisina para lahat ng mga media entities ay dito muna maglagay. Hindi ibig sabihin walang ginagawa. Yung mga nagdaang bagyo po, talagang yung mga tao dito, even the warning namin sila na talagang mag-evacuate before the impact. Yung mga air assets po na na-request namin, nagdatingan po kanina kaya nakaka-rescue at nakaka-relief operations po kami sa mga unreachable areas. Sakripisyo ng mga rescuers hindi matatawaran. Air 17 Infantry Battalion, EFP natin, Marines, nagsisitatingan. Itong patuloy na pagkulan na to, hindi kayang i-drench yung willingness at yung aming commitment to serve and help yung ating mga kababayan. Dahil sariling pamilya nila ay iniiwanan para unahing puntahan at iligtas ang mga nangangailangan. Our National Resource Operations Center ay hindi po tumitigil sa pag-redipact ng mga family food packs. Makakaasa po kayo, no, that we will sustain our disaster response operations. Medyo mahirap po yung tuloy-tuloy, nakakapagod na po. Sabalit, pumitas pa rin ang mga sundalo na ito pa rin ang aming sinumpang tungkulin na tulungan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Let's all stop the hate. Bayanihan ang ating kailangan. Pamahalaan ay ating pagkatiwalaan. Dito sila nagtatrabaho round the clock. Ibig sabihin, walang hinto, ridibo-ridibo lang. Tulong ay laging nariyan. Saya natin to. Babangon rin tayo. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM 1, Capital FM 2, at ang Integrated News Team. Game 1, 2, and... Paatuhon, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. What does leveling up mean to you? It means you've outdone yourself. It means you've changed for the better. It means the current Vios leveled up with new headlights, fog lamps, grille, and bumper. Add the dual VVT-i engine, vehicle stability control, hill start assist control, and anti-lock braking system too. Huh? Like how you can level up with the new Vios. With its trusted quality, durability, and reliability. Visit a Toyota dealership near you to see the new Vios for yourself and level up your drive. Andres Bonifacio, matapang na tao. Sa labanan, hindi sumusuko. Hindi tumatakbo, magiting na batang tundo. Sisimulan na natin ang himagsikan! Ngayon na ang panahon! Nobyembre at 30, araw ng pag-alala sa kapanganakan ng Ama ng Revolusyon. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay!
Supremo Andres Bonifacio. Isang pagpupugay sa isa sa ating mga bayaning huwaran, ang katapangan at pagmamahal sa bayan. Mula sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Para sa mga lugar sa bansa na nasa ilalim na ng Modified General Community Quarantine o MGCQ, mas maraming mga opisina at tanggapan ang pwede nang magbukas at mag-operate sa full capacity. Pinapayagan na ang pagpasok sa trabaho sa mga public at private offices, pero dapat ay ipatupad ang alternative arrangements para sa mga senior citizens, buntis, may immunodeficiency, comorbidity, o iba pang karamdaman. Ang mga government offices ay pwede na rin sa full operational capacity. Applicable pa rin ang alternative working arrangement alinsunod sa Civil Service Commission guidelines. Ang mga diplomatic at international organizations ay pwede na rin magbalik sa full operations. Tandaan na sa kahit anong pagkakataon ay dapat ipatupad ang minimum health standards. Ang pagsusuot ng face mask, palagi ang paghuhugas ng kamay at 1 meter physical distancing. Paalala, huwag tayong makampante. COVID-19 ay nandito pa rin. Patuloy lang tayong mag-ingat para sa sarili, sa pamilya at ating kapwa. Kayang-kaya natin to. We heal as one. Isang public service announcement mula sa Philippine Broadcasting Service. Turn up the headlights. Turn up the headlights. Tumutok na sa GearBox dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. It is 6:12 already. Magandang gabi na po sa inyo lahat. Welcome back to GearBox sa Radyo Pilipinas with Eric and Nana. Live po tayo sa 738 on the AM dial and live on Facebook as well sa GearBox RP1. Right now, here's a fuel saving tip mula sa Toyota Motor Philippines. Paalala lang po sa mga nagmamaneho, do not let your revs o yung revolutions per minute o RPM ng inyong sasakyan umakyat sa 3,000 naka-gasolina po kayo or gas-powered vehicle at 2,500 kung naka-diesel po kayong sasakyan bago kayo magpalit ng gears. Okay? Dahil mas efficient po, mas matipid sa gasolina kung aakyat po kayo ng gears pag umapak sa 2,000 RPM or revolutions per minute. Either gas or diesel ang inyong sasakyan. At hanggat maaari po, gumamit kayo ng high gears such as the 5th and the 6th, mas maaga kesa sa later. So huwag niyong iarangkada ng masyado yung sasakyan ninyo bago kayo mag-upshift o umakyat ng gears para mas makatipid kayo ng gasolina. That's a fuel saving tip brought to us by Toyota Motor Philippines. At ngayon po, let's introduce our guest. Speaking of pagtitipid, we talk about some electronic devices na makakatulong sa inyo makatipid ng kuryente. Mula po sa Buddee Philippines, Head of Cortex SBU and VP of Operations, Flip Ruby. Flip, magandang gabi. Welcome to the show. Hi guys, magandang gabi and thank you for having us here. Super excited to share with you guys our product. I'm super excited to talk about it. Ako medyo techie ako, but we'll try to make it as, you know, mas madaling maintindihan for the listeners as possible. Now, pag-usapan muna natin yung Buddee product. Ano? That's B-U-D-D-E-E, Buddee. What is Buddee at kailan to nagsimula, Flip? Right. So Buddee is basically, so just to start off everything, no? So Cortex basically aims to really help our fellow Filipinos, especially with electricity consumption. And alam naman natin dito sa Pilipinas, medyo mainit, no? And as backed by Concepcion Industrial Corporation, we have basically developed a product for Filipinos by Filipinos. So this is proudly 100% Filipino made. And this is actually a very simple product. It's actually the Buddee plug over here that you were saying, Eric. No? Yeah, no. So it's yung mga nakikinig sa radyo, hindi nyo po nakikita, no? But it's basically yung plugs niya pang aircon lang. So hindi siya pwede for other appliances. Correct. So ito pong product na to, itong pong plug na to is very simple to use, no? So you take it out of the box, you plug it here, and syempre marami sa atin may naka window type aircon, ipo-plug niyo dito siya, and it makes your aircon smart. And how is that, no? So alam natin na medyo mainit nga, no? So minsan gusto mo malaman kung ilan nga ba talaga yung konsumo mong electricity, and you want to be able to really look at how efficient your aircon is, and you're able to do it using this plug. So yun nga, sinasabi natin kanina na parang baka natatakot yung mga kababayan natin na sinasabi pang techie lang yan, or
medyo mahal siya. But in fact, we've designed it so that it's a user-friendly, very simple to use product. So talagang sinugurado namin na talagang napakadali lang siyang i-pair, napakadali siyang gamitin. So what do you do with it? So pag tinanggal mo siya sa box, you plug it into your socket, and then ipa-plug mo yung aircon here. And then you download the application, and then now you're able to really exercise all of the different cool features that it has. And there are a lot of features, ano? Yes. So number one is that you can now control your aircon from wherever you are. Correct. Okay. So I think that's yun nga yung parang masaya dun eh. Kasi minsan, di ba, isipin mo na lang nasa nagkatrabaho ka. Tapos mag-isa ka lang nakatira sa bahay. Tapos pagod na pagod ka na sa biyahe, pagod ka na sa trabaho, gusto mo na lang pag uwi mo, medyo komportable ka na. Pero minsan, pag uwi mo, uwi ka pa dyan, i-switch mo pa yung aircon mo, tapos sabihin mo, ah, shucks, mga 5 to 10 minutes pa bago lumamig, bago pa ako mag-relax. This enables you to prepare yourself ahead of time. So, nasa biyahe ka pa lang, ah, sige, palalamigin ko na yung kwarto ko, i-on ko na siya para alam ko pagpasok, relax na ako. So, it's bringing you that peace of comfort, that peace of mind and the comfort that you would want, that you deserve. And what's good about it also is that dito sa Buddee na app na to, pwede mo na siyang i-pre-schedule. So, one power saving tip that a lot of Filipinos miss sometimes is that minsan, syempre, pag uwi ka na sa bahay, matutulog ka na, syempre gusto mo malamig na yung kwarto mo. Pero at specific times in the night, let's say at 3 o'clock or 4 p.m. na, 4 a.m. na, tulog ka naman, pwede mo siya i-schedule na mamatay para hindi mo napapansin, hindi mo namamalayan na komportable ka na kasi tulog ka na, pero nakatipid ka pa ng kuryente. Or pwede rin naman na, yun nga, naka-schedule mo siya on a daily basis na mag-turn on and off lang siya on a particular time para paglabas mo, minsan, hindi mo makakalimutan i-turn on and off. Kasi yun yung minsan, lalo na during ECQ, na ikaw, for example, yung dedicated na pwedeng lumabas at bumili ng grocery, tapos lumabas ka na, nakalimutan mo palang naka-on pa yung aircon mo. Diba? Sayang sa kuryente. And this is one thing that it allows you to be able to control. One cool feature about it also is that you can actually know how much electricity it consumes. Diba? Minsan, sinasabi natin, shucks, siguro ang pinakamahal kong appliance sa bahay ang aircon. Pero hindi mo alam kung magkano nga ba talaga or what percentage of your electricity bill actually is contributing to your aircon, diba? Malay mo ref, malay mo ilaw, hindi mo malalaman. And this is one way for you to really monitor, especially during budget times, diba? I think that's what excited you, Eric, on the plug. Oh yeah, definitely, definitely. Yung binanggit mong smart para sa mga tao kasi hindi nila na-realize, anong sabihin ng smart aircon? Well, that's basically it, ano? Pwede mo siyang buksan kahit papauwi ka pa lang. And malaking bagay yan. For people who drive cars, hindi nyo masyado mapapansin kasi nakasasakyan kayo, naka-aircon kayo sa auto, bababa lang kayo sa parking, aakit na kayo sa bahay or papasok na kayo ng bahay, hindi kayo masyado nainitan. For people na nag-commute, namamasahero, malaking bagay yun. Kasi pawis ka na, gusto mo pagpasok mo, kahit pa paano presko malamig. And that's a big deal kung mabubuksan mo yung aircon mo before you get into the house. I've experienced that several times, especially kung, di ba kunyari, nasa ibang bansa kayo, namamasyal ka. Lakad, puro lakad. Pagpasok mo ng hotel room, gusto mo malamig, di ba? Para presko agad. Parang ganun din yung dating by having a smart device na dudugtong sa aircon mo. And also, yun nga, sabi ni Flip kanina, at 4 a.m., 3 a.m., malamig na, especially na napapasko, malaking bagay, oo, na mapapatay mo na siya. And then there are some aircons na yung plug, pwede mo lagyan ng electric fan. So pag namatay yung aircon, mag-on yung electric fan mo. You know, very simple things, simple devices na ang laki may tutulong. That's 2, 3 hours, depending kung oras ka gumising, ano, kung 6 a.m. ka gumigising or 8, malaking bagay yun. That's 2 hours, 3, 4, 5 hours na makakatibid ka ng kuryente because patay na yung aircon mo. I think that was, jumping on to what you just mentioned, I think it segues me to another product that we've just recently launched. Kasi sinabi mo nga na, pag namatay aircon mo, mag-off din yung electric fan mo.
And what's good about it is that we have launched a new line of products that actually helps out Filipinos to really have that energy management and security part in their life. So we started off with Buddee. So nagsimula talaga sa Buddee kasi yung aircon talaga yung pinaka critical essential part. But we realized that, you know, so, that's not just your appliance ecosystem. One question about Buddee, Flip, because a lot of Filipinos meron ng nakikita ko na rin sa mga chat rooms and ano, may mga devices na sila ngayon like yung Google, yung Home, Apple Kit, Home Kit, and then yung mga Alexa devices, ano, kaya na bang kumonect ng Buddee with say these devices para kunyari may voice command ka na lang like Alexa open the aircon, pwede bang mangyari yon, nagagawa na yon? Right, so it's already out in our pipeline for it to be ready for it, no? Okay. Medyo mahirap lang siyang konti kasi iba-iba din yung ang Filipino tongue pala, especially with Google Assistant. Medyo mahirap niya mag-grasp minsan, especially with Buddee, di ba? But it will be ready by within a few months or so. Especially because I think that was one of the biggest requests that we've already had. Mm-hmm. And I think that's what's kasi syempre nga, you mentioned na marami nang ibang devices yung mga tao, di ba? And I think they're starting to realize that, you know, smarter homes is really the next level of smarter living here in the Philippines. It's the new normal, di ba? That's true. And I think yun nga, parang, I think it's about perfect time also kasi when we're working from home and during ECQ when we're actually at home, parang mas gusto mo na ngang pagandahin pa yung bahay mo or to make your house actually more intelligent. Actually. And I think so, that's what we want to be able to also position in the market. Is that going to be a version 2 or an update lang when it comes to the Buddee device? So it's going to be an update. It's a very very cool update that we want. And we're putting so much more features in it. No? Kasi nga, parang the more we actually listen to our customers, the more we're really uncovering what the demand is or what the needs are. And we're constantly adapting it. Like I said, our intent is we've developed this for Filipinos by Filipinos. And it's for the Filipino market. So, alam mo yan, for example, Alexa, di ba? Alexa's cool, pero it's catered towards the American market. Yeah? Hmm? Kasi kailangan mo pa ng Amazon account, right, whatever. Pero here, it's really for Filipinos, made by Filipinos. I mean, it's always gonna be for Filipinos. And I think that's what's gonna be. Parang nga, kaya nga siya Buddee. Diba? Buddee. Ito yung ano ba? Buddee. Yung Buddee mo talaga. yung app niyan, available on iOS and Android. Correct. Wait, dun sa scheduler, yung di ba you said you can schedule kung 3 a.m. 4 a.m. mamamatay. Siguro yung iba nating listeners will say, oh, that's no big deal. Yung aircon ko may timer. Kaya siyang mamatay ng 4 a.m. But I think for Buddee, hindi lang one time yung pwede mong schedule, di ba? Correct. Kung schedule buong linggo or buong buwan, paano ba yan? Buong buwan, actually. So, I think yun yung medyo mas maganda kaysa dun sa... Kasi, okay, so, minsan, to be quite honest, nakahiga na ako sa kama. Minsan nakakatamad din na, you know, iturn-turn pa yan. True. Lalo saka na hindi ko, ako, I don't even know how to operate the timer sa aircon, to be honest with correct you. Correct. Kahit na ako pang manual, magmamanual ka pa nun. Manual or para pag-isipin mo pa complicated and we've exactly made it much more simpler for our consumers. So alam mo yun, minsan nakaupo ka na sa halimbawa nasa living room ka. Nakaupo ka tapos yung nanonood ka na ng TV. Minsan ayaw mo nga abutin yung remote or ayaw mong pindutin yung electric fan. Pero ito with the convenience of your phone because you know iba na talaga ngayon kasi pag naiwan mo yung wallet mo dati babalikan mo sa bahay. Pero ngayon, hindi na. Pero pag yung telepono mo naman ang hindi mo kasama, hindi mo katabi pag tulog. That's true. Medyo mag-iiba na talaga yung mood mo for the day. That's true. Saka, ang phone lang ang device na kahit, tatayo ka kahit anong mangyari. Pag tumunog yan, correct, tatayo ka. Yung mga ano, hindi ako tatayo. Tulad sinabi mo, hindi ako tatayo para sa remote. No? Titiisin ko lang yung palabas minsan. Pero yung phone, pag tumunog yan, tatayo ka. Lalo na pag malayo, nasa second floor, yep, marinig mo lang may nag-message, tatakbo ka kagad. That's very true. Okay, so you were talking, Flip, about a new set of products naman, ano? What are those? So, this is the next generation to it. And, you know, we've started with the aircon, but we wanted to really connect the entire home ecosystem.
So we've actually developed an app called Connection for Home or CNX for Home. And it now has all of the different variety of smart products. Kanina, you mentioned about electric. How, if the aircon turns on, the electric fan turns off and stuff like that. Mm-hmm. And we're able to do that because we are now able to connect it naman with our smart plug. So there's we have a new product, a smart plug. Wow. That's catered to all of the different other appliances. Kanina, we're restricted with the aircon. Pero ngayon, pwede mo na siya ilagay sa electric fan, pwede mo na siya ilagay sa Christmas lights, di ba? Yun yung mga tipong minsan nakakalimutan mo na eh. Especially now, during Christmas, di ba? If you really want to be able to save on electricity in a way, minsan nakakalimutan mo patayin yung Christmas lights. Or kung gusto mo i-control din via your phone, yung electric fan mo nag-turn on and off. So those are a few things. Another one is our IP camera. So ito ang actually pinaka naging relevant ngayon, especially in these times. Kasi these smart devices, although they might seem to, you know, just act on a one particular purpose, pwede mo siyang pwedeng tinatawag ng mga life hack na kung saan-saan mo siya pwedeng magamit. Ang nakakatawa, meron kami isang kliyente na yung IP camera kasi nito, napaka-simple, di ba? Minsan natatakot ka ng mga CCTV, parang ang dami pang mga wire-wire and kung ano-ano. But we wanted to make it even more convenient. So all you need is a plug, like an outlet, na saksakan ng kuryente. Ipa-plug mo lang siya at ipa-pair mo sa internet connection mo. And that's it. No more wires, no more whatsoever. And what's good about this camera is that it also has a two-way radio. So may two-way voice siya. So pwede mong marinig at pwede kang marinig ng kung sino may nasa kanya. So isang life hack na gusto ko lang din ipa-share sa inyo was that especially now na work from home, minsan mas nakaka-stress nga pala ang work from home kasi yung mga anak mo rin pupasok din sa eskwela nang nasa bahay lang din. So normally kanya-kanya silang kwarto, eh hindi niya alam kasi nasa kabilang kwarto siya nagtatrabaho, hindi niya alam kung pumapasok ka talaga yung anak niya. So naglagay siya ng IP camera katabi nun, tapos pag nakita niya natutulog lang yung anak niya, gagamitin niya yung phone niya, "Hoy, gising na, mag-aral ka, pumasok ka," ganun. So nakakatawa, di ba? So, you know, it might be a stigma to think that smart devices are just for techies or for those that can really afford it. But right now, it's now becoming a really an essential part of how we live our life. Kasi it's enabling you to really let go of the other things that you normally forget, you normally worry about. So, halimbawa, what if lumabas ka nga ng bahay? Hindi mo, naalala mo, pinatay ko nga ba yung TV? Pinatay ko ba yung electric fan? Naka-on ba yung aircon? And with the convenience of your phone, you're able to track all of them. You're able to provide security, for example. Kasi, for example, we have one client na ginamit niya yung smart IP camera kasi during ECQ, hindi siya makatravel, malayo pala yung pamilya niya. Malayo yung mom and dad niya. Medyo senior na yun. So, nag-worry siya kasi hindi marunong gumamit ng telepono. So, naglagay siya ng IP camera doon para ma-monitor niya. And she doesn't have to worry. She doesn't have to drive from QC to Laguna just to check out whether her family is safe or his family is okay. So, ginagamit din niya yung two-way radio para, "Mommy and Daddy, okay pa ba kayo?" Narinig din niya. So, it's a more convenient way of really providing that level of comfort in your life. The other plug that you showed us, yung para sa other appliances, not aircon, same functions din as Buddee. So, meron consumption monitoring. So we have it also has consumption monitoring, especially with our S31 plug. So ako, ang nilagay ko naman sa kanya is electric fan and yung parang ilaw ko sa front gate para alam mo yon para alam ko kung ilan talaga yung pinaka nagko-consume ng electricity, etc. Pero it's lalo na I remember during ECQ. I think it was April or May na biglang yung electricity bill natin biglang nag-shoot up ng
nang hindi mo maintindihan why. Yeah. And that's, and diba, na parang bill shock siya, na parang, oh wow, parang it doubled or tripled. And that made me validate from my end na kung ilan nga ba talaga yung na-consume ko because I have an actual reading from my end. So that gave me that peace of mind na, okay, this, I can contest this, I can question this, right? So yun nga, at least yun yung mga nakikita nating benefit from it all. And it doesn't just monitor, di ba? It also alerts you. Pag medyo tumobra na yung consumption mo, medyo, ano ba yan, tumutunog? actually, doon sa mga... Or biglang mamatay lahat. so doon sa mga budget-friendly guys, no? You can set your budget for the month. And then it actually notifies you via phone na, oy, malapit ka ng sumobra. And pag sumobra ka na, syempre, hindi naman niya papatayin kasi we still want to be able to provide you comfort, di ba? But we're alarming you na medyo, ano na nga. Actually, medyo, dapat kasi, ilagay niyo yun, Flip. Papatayin niyo talaga yung kuryente sa'yo para hindi ka na sumobra yung gases mo. De, baka magalit pa yung customer kasi mainit na mainit. Baka kung ano-ano pang gawin niya sa plug, di ba? Because I think yun nga, parang our level of comfort is also with the temperature of our air, di ba? Or cooling, di ba? Minsan, mapapansin mo, nag-iiba yung mood mo pag mainit or malamig. Yeah, definitely. Ba? Parang, pag mainit na yung ulo mo, tapos mainit pa yung environment mo, nako, parang ano. So yun, I mean, you know, it's really about bringing that level of comfort ka towards how we live our lives as Filipinos. For the body plug, if the aircon is already attached to the body plug, parang hindi mo na siya pwede manually i-on-off? You still can. You still can. There's actually a button that will turn it on and off here manually also. And, you know, it's not a very, it's not an intrusive type of device. It's not gonna be bolted on or welded or, alam mo yun, parang minsan nakakatakot. But you know, this is pretty qualified. This is also certified here in the Philippines. Proudly made here in the Philippines. So I think we're super happy with how it turns out and how we're selling it. We have a lot of consumers already doing it and putting all of their aircons in body so that they can control it. Now so for no matter how old the aircon is, or is there a certain model of window type, no? It has to be window. Of window type, yes, of window type aircon. Just any type of window type. Correct. So hindi pwede obviously yung ibang klase, split type aircons. So the split type kasi, how they install it kasi is they already tap into your sa breaker niya nakadiretso eh. Breaker na eh, no? So you can, pero we wouldn't recommend it na parang set mo to tapos gawa ka pa ng ganun. But we're developing something for the split type aircon because it's now more prominent especially in households now, but body kasi especially in condos they're really window type eh. Kaya it was really primarily designed, plus you know we're fully owned by Concepcion Industrial, I mean the leading aircon distributor in the Philippines, so I think the data that it showed us is that you know, there's still a significant number of window type, and it's still a strong aircon type here in the Philippines. Oh, kahit naman sa mga homes, sa residential, subdivisions, as long as separated kayo by rooms, it seems more economical na maglagay ka ng window type instead of, you know, fully air conditioning your entire house. Now, how about yung mga bagong aircons, Flip? Yung mga digital na yun, may mga standby mode. Kaya ba ng body yun na hindi, walang manual on talaga yung aircon unit mo? So, right now, it works for Carrier ones and the Concepcion brand. So, we've designed it also that, you know, sometimes kasi naka-remote na. Or may remote, may standby. Or digital na. So, it does work. You just have to... So, may guide naman kami how to actually assist you in those types of aircons. It's just a little bit more complicated because there's a digital version of it already in the panel. But it can be... It can learn. That's why it's a nice plug. I saw the steps. And finally, it's just one or more additional steps. Actually, what
attracted me to this was how easy it's to use, di ba? Kasi sabi ni Eric, techie siya. Ako naman yung entire opposite. Complete opposite na parang as much as possible I stay away from these things. But with the body, with all the features that I've read and how it's used, parang nagulat nga ako eh. Parang, ha, ganito lang. It's practically sasaksak mo lang. Di ba? Correct. And, you know, we've designed it that way. Kasi, especially Filipinos, you know, if you want comfort, bakit pakita muna pahihirapan i-connect it, you know, for you to be able to get that. I'll make sure that it's going to be the most convenient and the simplest way for you to be able to connect it. Para tuloy-tuloy na yung kasiyahan mo. Oo, kasi it doesn't make sense na magdusa ka muna and then we will give you pala. Correct. So I guess yung tanong ng marami ngayon is, magkano naman to? Right, so we've marketed it for at a premium, but as we listen to customer demand to see and to see our price points, it's actually available in both Lazada and Shopee at a very very low price of 1999. And you know, wink na lang, pero meron kaming sometimes special pricing, lalo na sa 12-12. 12-12, nagiging quote-unquote 1595 na lang siya. You know, we're making it super affordable so that we're able to really get more Filipinos into it. Because, you know, it might seem very expensive, but it actually is an investment that you would take. And in the long term, it pays for itself, especially on those things. Yeah, because hindi ganun kadali makahanap ng smart plug for the, you know, local at Philippine aircon. Dami kong beses naghanap, kaya nga nakita ko yung Buddee, kasi dami kong hinanap sa ibang bansa. It's a different kind of plug system, hindi yung pareho nung itsura ng plug ng Buddee na pang Pilipinas nga. So it's not easy to find one, and obviously alam natin lahat na isa sa pinaka, you know, power hungry na device sa bahay is the aircon, aside from your ref. So, iyan ang unang mong tututukan. Siyempre, kung gusto mo makatipid, may gusto kong kontrolin, siyempre yung aircon. So, you want a plug for that. And again, hindi ganun kadali humanap. So, it's nice na it's available. Something is there for the Philippine aircon. Now, is it only available online or is there a physical store where they can go in? Because alam mo naman, some old-fashioned Filipinos, they prefer to go to a store, check it out, especially some high-tech device na they're gonna use or buy for the first time. So right now we're exclusively online. Online. Because I think it's a much faster approach towards the market. Normally kasi, you know, ang Pinoy, pag nakita nila, gusto mo nila nire-research, gusto nila, tinitingnan talaga yung features, you know, yep. They get to compare. And you've seen that you're able to really exercise that and to really go in that level of depth on your research if it's all online, plus our delivery is also online. Di ba, minsan mahirap pag pupunta ka sa, let's say, sa some mall, and then pag nakita mo na siya, makikita mo lang siya, pero parang, okay, ano ba yung features niya? Uuwi ka rin, mag-research ka lang din, and saka mo siya bibilin. And I think that's the journey that we want to be able to get our consumers in. How about the two other products? Are they also available already? Yep. So these ones are available. You know, you can check out our Cortex page in Lazada and Shopee. Or you can follow us in Facebook, just search Buddee Philippines, or CNX for Home. And they're all super affordable, and they're all available online. How much are the other two, the camera and the other plug? So the plug in itself... Gusto ko na malaman ngayon. Oh, sige. So itong plug na to, napakamura lang na to. So this is priced, again, in a wink-wink, during a sale ng 649 pesos, but it normally retails at around 799. The IP camera is 2999, but again, wink wink, during 12-12 sale, sobrang baba na lang talaga niya. So mababa pa sa 299? Of course, I think it's 2-3, if I'm not mistaken. So ganun kalaki talaga, yung discount. Tatlong add to cart. Sa 12. 12 pa, sa 12, 12 pa. 12-12, sa 12-12. Yung plug mo, Flip, that regular plug, pwede sa ref yan?
if the prongs are, kasi syempre may ibang ref na iba yung parang prong, no? But if the prong is able to do it, then it can also accommodate that. So kaya niya yung power, yung amperage, and all that. Correct. Okay. So it's a high wattage, high voltage plug also. Yeah. So you're not developing one specifically for refs. Syempre conception yan eh. Correct. No, we wanted to make it as generic as possible that it can cater to everything. Kasi minsan, bili ka na isang plug, tapos, ay, okay, alam ko na 1 month yung electricity consumption na to. Lipat naman ako sa kabila para malaman ka, diba? So, may mga ganun din, no? But, you know, I think the entire customer journey is that you normally start off your smart home with one device. And then, biglang dadagdag. I remember my story where I started off with a body plug. I started with a body plug. And then, wala pa akong mga IoT devices sa bahay. And then once I got the hang of it, you get to invest on everything. May ilaw ka na, may motion sensor, door and window sensor, IP cameras, you know, you name it, it's there. Because, you know, ngayon hindi na ako natatakot na malaman kung nasusunog yung bahay ko because may smoke sensor ako. There are a lot of IoT products here. You know, I'm not saying that only ours is the best, but, you know, it's really getting those Filipinos into that smart level of living. Like I have a pet, no? I have a dog. So kami dalawa lang natutulog sa bahay. I just live alone, and you know, minsan pag hindi ako work from home, I step out. How do I know that she's still alive, diba? So that's why there's a motion sensor and an IP camera so that I know if she's there. I also have an automatic pet feeder. So it feeds the pet at specific times at specific months. So you know, hindi ko na kailangan isipin to mga to because it's technology is actually enabling you and helping you really, you know, take the burden off of you and, you know, make that much more convenient for you. Less worries. Correct. And, you know, easier living, ika nga. Easier living. Things are being taken care of even if you know, hindi mo na inaalala itong mga bagay na to. One more thing about the IP TV or the camera. Ito, hindi ito makakapag-record ng video. This is always just real-time live videos that you're seeing. Right. So for us, you can actually record it also. You can also record. So, you know, you can put an SD card in the camera itself so that it can record. Or one feature that we're launching is that there's cloud saving also. Okay. So, diba minsan nakakatakot yung mga pinakita yung CCTV tapos may halimbawa, huwag naman sana mangyari sa atin na may magnanakaw or something. Mm. Nakita niya yung CCTV, binunot lang niyang ganun. Wala na yung IP camera mo, hindi na siya live. But that's what we want to be able to provide our customers where it can also save it in the cloud. So, even if the physical is damaged, you can get to still playback because you're able to connect it to the internet. That's right. So may papakita ka sa barangay. Ito yung mukha nung kumuha nung camera ko. Ito sa ito yan. Ito yung bumunot po. Okay, so... Galing. Please invite yung listeners, Flip, to check out these products once again at kung saan mga online stores sila makukuha. Right. So, hello to everyone again. Magandang gabi. And, you know, nice po naming tulungan kayo to make your houses smarter. And you know, we have two products here that are available, two sets of products from Cortex Technologies. One of them is the Buddee smart plug and the other one is CNX for home, and we're all available online. If you search us, we're always just the first one that's gonna be up here, and our products are available in both Lazada and Shopee as our e-commerce partners. They're very affordable. They're qualified for the Filipinos by the Filipinos, and we hope that you get to try it out. You get to see the benefits and feel the benefits right after you have them at home. So yes, it is an investment for you, but believe us in saying that in the long term, it's really giving you that level of peace of mind and comfort that you've been waiting for a long time. Well, check it out again. Ito mga produkto ng Cortex Technologies at Buddee Philippines. Maraming salamat, Flip. Ruby, we hope you come back pag may mga update kayo, may bagong products. Definitely. Super exciting.
We'd love to hear from you guys. We'll take a quick break. This is GearBox sa Radyo Pilipinas. Kapag hindi nakikita sa social media, Region 2 po ay inopen po ang ating opisina para lahat ng mga media entities ay dito muna maglagay. Hindi ibig sabihin walang ginagawa. Yung mga nagdaang bagyo po, talagang yung mga tao dito ay winawarning namin sila na talagang mag-evacuate before the impact. Yung mga air assets po na na-request namin, nagdatingan po kanina kaya nakaka-rescue at nakaka-relief operations po kami sa mga unreachable areas. Sakripisyo ng mga rescuers hindi matatawaran. Marines, nagsisitatingan. Itong patuloy na pagpulan na to, hindi kayang i-drench yung willingness at yung aming commitment to serve and help yung ating mga kababayan. Dahil sariling pamilya nila ay iniiwanan para unahing puntahan at iligtas ang mga nangangailangan. Our National Resource Operations Center ay hindi po tumitigil sa pag-re-repact ng mga family food packs. Makakaasa po kayo no, that we will sustain our disaster response operations. Medyo mahirap po yung tuloy-tuloy, nakakapagod na po. Subalit, pumitag pa rin ang mga sundalo na ito pa rin ang aming sinumpang tungkulin na tulungan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Let's all stop the hate. Bayanihan ang ating kailangan. Pamahalaan ay ating pagkatiwalaan. Ito sila nagtatrabaho round the clock. Ibig sabihin, walang hinto, ridibo-ridibo lang. Tulong ay laging nariyan. Saya natin to. Babangon rin tayo. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM 1, Capital FM 2, at ang Integrated News Team. Game 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. COVID-19 ay patuloy pa rin nating nilalabanan. Kaya pamahalaan ay pursigidong mabigyan ng bakuna ang bawat mamamayan. All should have the vaccine without exception. Mga mahihirap, sundalo at pulis, uunahin. Pero publiko ay tinitiyak na mabibigyan rin. I have the money already for the vaccine. But hahanap ako ng maraming pera because you know there are now 130 million Filipinos. Patuloy na sundan ang mga hakbangin laban sa COVID-19 kasabay ng unti-unting pagluwag ng ekonomiya ng bansa. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Itodo na ang Slinyador, Forward, and Speed Up with GearBox sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Welcome back to the show, Eric and Nana, live on Radyo Pilipinas 738. Here's another fuel-saving tip mula sa Toyota Motor Philippines. Well-maintained tires o mga gulong po ay importante para sa isang safe at matipid na pagmamaneho o pagbabiyahe. Always check your tire pressures regularly, lalong-lalo na kung babiyahe kayo ng malayo or mag-expressway kayo. Kasi sa haba ng expressway, iinit talaga yung gulong nyo. Iinit yung gulong, iinit yung hangin sa loob ng gulong. So it's important na properly inflated yung inyong mga gulong. Pag tama po yung hangin sa loob ng inyong mga gulong, you can save as much as 3%. Kung hindi nyo po alam kung magkano yun, that's about 150 pesos per liter of fuel. So malaki-laki, matitipid nyo especially in the long run. So palagi po ninyong i-check, please, lalo na kung mahaba yung biyahe nyo or matagal kayo sa kalye, like maiksi nga yung biyahe nyo pero na-traffic naman kayo ng 3 oras. So it's the same thing. Maanda rin sa sakyan, nakababad yung gulong nyo sa kalye, lalo na kung mainit, you know, it affects the performance ng inyong sasakyan. Para makatipid kayo, always check the air sa inyong gulong. That's a fuel saving tip patid sa ito sa atin ng Toyota Motor Philippines. At ito na ang aming in-announce kanina na isa sa mga bagong segments ng GearBox, ang It Starts with Juan. That's J-U-A-N. So, sabi namin, no, we will try to share the stories of our fellow Filipinos, mga kapwa natin Juan de la Cruz, who are striving to make everyone's lives better. So, today's Juan is Tere de Jesus Garcia. So, Tere de Jesus Garcia is a friend of mine. I haven't seen her in maybe 15 years. Pero
we are friends on Facebook. So I am pretty much updated as to what she's been doing. And for the past several months, nitong pandemic, nakita ko na paano yung luto niya. So paano yung luto niya dun sa bahay. Is that her thing talaga? Magaling talaga siya magluto, Nana? Well, ang sabi niya, mahilig talaga siya. Mahilig. So even before, no, nagluluto siya for everybody. Nagluluto siya para sa guards. Nagluluto siya para sa mga basurero sa village. Every time daw may mga pa-feeding program, eh talagang nakikisali. Masali, oo. Oo, in fact, parang may joke na nga yung mga kasambahay niya. Kasi lagi daw yung sinasabi na, last na to. Last na feeding na, no? Tapos, pag meron na namang pangangailangan, ando na naman siya. Ando na naman. Lagi, anong mga yaya daw sa bahay niya. Oh, ma'am, last na ba to? And she was so busy, especially nung pandemic, ano nagsimula yung pandemic, she was cooking, helping out, feeding mga frontline workers. Because in the beginning, let's remember, no, ngayon, kahit na nasa pandemic pa tayo, ang dami na nagbumon, maraming restaurants na bukas. Pero back in March, April, kahit nung bandang May pa, pahirapan humanap ng restaurant, na makakainan, na mapapadeliveran, and stuff like that. So, especially for people na nagtatrabaho outside, na hahanap kayo ng pagkain, paglabas nyo, wala kayo mabibilan because everything and every place was closed. Correct. And yung mga medical personnel, mga tao sa ospital, wala na silang panahon para maghanap pa ng kakainin. Oo. Kaya yung mga restaurant. Oo, kasi unang-una, hindi ka makakalabas, hindi ka makakabiyahe. So, paano ka hahanap ng kakainan? Kailangan within the vicinity lang. Eh, walang bukas, wala ka rin mahasakyan. Kung may bukas man na malayo, wala ka mahasakyan papunta doon kasi naglalakad na nga sa ospital, papunta sa ospital, itong mga frontline workers. So, itong si Tere de Jesus Garcia, tumulong mag-provide ng solution dito sa mga frontliners. Actually, hindi naman niya talaga sinasadya na ano na ba ngayon, November, no? Na ganito kahaba siya magluto. It started last March kasi birthday ng husband niyang si JB no March 31. And they figured since hindi sila pwede mag-party, magpakain na lang sila sa frontliners. And inuna nila yung may kakalala sila, may kaibigan yata sila sa ER ng Asian Hospital. So sabi ko, sige, magpapa-party in effect, di ba, si JB. So nag-prepare sila ng 50 food packs. Nakakatawa kasi si Tere showed me the pictures. And talagang pang-party, pa-cute pa nga, may mga chocolate bars, granola bars, yung ganon. So yun ang treat nila. And then after a week, I think, nabalitaan nga nila na struggle para dito sa mga frontliners yung maka-access ng kanilang meals. So Tere thought, okay, nagawa ko nung birthday ni JB, pwede ko ulit gawin ngayon, di ba? So, tinuloy niya yung pagluto-luto na ganyan. Until, I think a friend saw her, nagpo-post nga siya regularly, at tinanong siya na parang, gusto mo ba sumali? Meron itong group na ang tapos for meds. Yun. Na parang, I think, the volunteers are divided into three. May donors, may patients, may logistics. And si Tere was assigned to, I think she volunteered as kitchen. Kitchen na lang, syempre. That's her specialty. So parang binibigyan siya ng budget. One of the donors provide the budget. 40 pesos per meal lang yata eh. And then niluluto niya. Syempre, 40 pesos per meal, kulang yun, di ba? So dinadagdagan pa rin ni Tere ng mga ingredients, gano'n. Fortunately naman, ang dami niyang nakukuhang donation. Kasi yung sponsors, ano? Yung sponsors nung organization na Food for Meds, tsaka yung mga friends niya na nakikita yung ginagawa niya. Minsan nagpapadala ng bigas, may isang araw may nakita ko, may nagpadala ng noodles. Sabi niya, minsan daw may nagde-deposit sa bank account niya. Yung mga dine-deposit range from 500 to 10,000. So nakakatuwa, di ba? Because more people are getting involved. And yeah. Actually, the essence of this, it starts with one. She just started it on her own siya lang. Mm-hmm. Ang dami nang na-involve, di ba? Ngayon sabi nila, di ba, parang if you build it, they will come. Kung sisimulan mo, may darating ang may darating dyan. So she works with that organization as a volunteer and then she also does her own na tutu rin. So parang dalawa ngayon yung pinapatakbo niya, di ba? Sabi nga niya, it's not really easy, di ba? It really affects your household. Siyempre, yung mga bahay naman natin, hindi naman built
to be just okay. Ng commercial. Oo, di ba? Para commercial level na pangmaramihan, di ba? Oo, so sa panakwento nga niya na minsan daw, hindi na sila nakakain, fast food na lang. Sila yung walang makain. Kasi wala na silang time para magluto sa kanila. They're cooking for everyone else. And yes. Yeah, if you're cooking for 50 to 100 people to 150 people, that takes a day. That right. takes a whole day. And hindi nila ginagalaw yung niluluto nila kasi bilang yun eh. Siyempre. Tsaka, ano naman point ng pagbigay mo kung kakainin mo yung bibigay mo, diba? Diba parang sinasabi nga na parang sasakit yung chan mo or something pagka binigay mo tapos kumain ka din from sa binigay mo. I heard that somewhere dati nagdala akong pagkain. Pag kumuha ka parang baka sumakit yung chan mo kasi nga dapat the whole point is to give it to them and then babawasan mo. Oh, so sa kinukwento ni Terena, parang kinikilig siya sa mga nangyayari ngayon because aside from people contributing to what she's doing, a lot of her friends are also doing it already. Parang na-realize nila seeing Terese post na kung nagagawa niya, pwede din namin gawin, di ba? And then when these friends post, tinatag nila si Terese. So, kaya ako, kasi ibang tao, di ba, parang sinasabi nila, dapat when you do good deeds, huwag mong ipopost sa Facebook, huwag mo nang i-announce. Ako naman, feeling ko, okay din na i-share at i-announce. Kasi that way, you're able to make it grow. Yeah. You're able to make, you're able to invite more people to get involved. More important, you inspire other people. Yes, yes. And that's really what we want to do with this It Starts With One segment. Na sana tong mga kwento na to ay maka-inspire sa inyo. Maka-inspire sa inyo in two ways na to do something also. Or kung wala kayong kapasidad, to inspire you na may mga tao who are out there and helping, di ba? That's true. And you can help as well. Yes. You can also help as well. You can start your own feeding program. Or if you want to help Tere, pwede kayong mag-donate dun sa organization which she is a volunteer in. You can look it up on Facebook. It's called Food for Meds - Kababayanihan. So, Food for Meds Kababayanihan. Pag hinanap mo siya sa Facebook, may lalabas na it should be a public group of about 1,200 members. So, makikita niyo doon may mga bank account details for donations, meron mga reports kung anong ginagawa nila, sinong tinutulungan nila, and other announcements. I guess, makikita niyo doon yung other ways to help. Kasi ang alam ko, yung niluluto ni Tere, pinipick up naman ng ibang volunteers, I guess, yun yung logistics, at yun yung naghahatid doon sa ospital. So, kanya-kanyang assignments sila, very organized. Mm. So, do check it out. Again, yung website, it's on Facebook, Food for Meds Kababayanihan. Check it out. Here's a quick message mula sa mga kaibigan natin from Suzuki. Stylish, bold, and elegant. A ride that is practically a match for every Filipino. That is the Suzuki Ertiga. And ito, for more information about the Ertiga, it's designed to optimize comfort, efficiency, and style. Drive with confidence with a 7-seater MPV. Make every moment count with the Suzuki Ertiga. For more details, visit Suzuki's online showroom at suzuki.com.ph. And on that note, nagtatapos na po ang Gearbox for today. Very excited with how we put together this new and improved episode with so many new segments, fun segments as well. So we look forward to delivering all these and more. Yung bulletin board, hindi natin napasok this week, but next week, we'll definitely sneak that in because ang dami pong nangyayari. We wish to inform you, we wish to let you know about what's going on out there, especially for people na, you know, you're still work from home or really tied down sa bahay because of the pandemic. Marami pong salamat sa ating production crew from the studios, F. Gaitos, Marvin Toledana, si Jem, si Michael, for making the show possible, being in the background and helping us out, making it look good like this sa Skype and also live on Facebook. And Radyo Pilipinas 738. Para po kay Nana, ako po si Eric. Thank you. We'll check you out next week, Gearbox, dito sa Radyo Pilipinas, 5 to 7 p.m. every Thursday.
pagdating sa pinakabago at mainit na trends, mapamotoring, teknolohiya, o lifestyle man, isa lang ang programang dapat pakinggan. GearBox. The latest products, in-depth coverage, reviews at interviews with the leaders and decision makers sa industriya. GearBox. Dalawang oras na siksik ng impormasyon tungkol sa mga paborito ninyong sasakyan, gadgets, at pati na rin mga pang-araw-araw na bagay that make our way of life just a little better. GearBox. Hosted by Eric Tepan and Nana Nadal. Every Thursday, 5 p.m. to 7 p.m. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.